Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nakasimangot si Ramil nang pumasok ng bahay ang nakatatandang kapatid niyang si Reneline kasama ang asawa nitong si Arnold. Pinagmasdan niya ang dalawa hanggang sa makaupo sila sa upuan sa sala. Hindi niya kinikibo ang kapatid dahil sa nararamdaman niyang pagkainis dito. Hindi niya matanggap na biglang nag-asawa ang kanyang kapatid sa kabila ng pangako nitong iaahon muna sa hirap ang kanilang pamilya. Napalingon siya sa kapatid nang hanapin nito ang kanilang lola na siyang nagtaguyod sa kanila matapos mamatay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Wala pa, nasa palengke pa si lola. Parang hindi ka naman nakatira dito. Alam mong gabi na umuwi si lola, di ba? Sagot niya sa kapatid. Katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa matapos ang usapang yon. Maya-maya ay dumating na rin ang matandang babae. Agad niya itong sinalubong at kinuha ang mga dalambayong. Ah, nandyan na pala ang ate mo! Natigilan ang matanda nang makitang may kasamang lalaki si Reneline. Bagyang umiwas ang matanda nang magmano sa kanya ang apo. Kasunod namang nagmano sa kanya ang kasama nitong lalaki. Lola, si Arnold po, asawa ko. Ano? Asawa? Ilang gabi ka lang hindi umuwi ng bahay eh, tapos pagbalik mo may asawa ka na kagad? Galit na tura ng matanda. Napatingin ang matanda kay Arnold nang sumabat na ito sa usapan. Eh, pasensya na po kayo, Lola, pero hindi ko po pwedeng pabayaan si Reneline eh. Kahit ipagtabuyan niyo pa ako, pananagutan ko po siya. Hindi ako papayag na lumaking walang amang anak ko. Napaupo na lang sa upuan ng matanda matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Kaagad namang inabutan ni Ramil ng tubig ang kanyang lola. Pagkatapos ay tiningnan niya ng matalimang asawa ng kanyang kapatid. May magagawa pa ba ako dyan? Kung nagdesisyon na kayong dalawa na magsama, eh mas mabuti yon. Kesa naman nga lumaki ang bata na hindi buo ang pamilya. Sabi ng matanda matapos uminom ng tubig. Binalingan pa nito si Reneline para siguraduhin yun na nga ang pasya nito. Talaga bang yan na ang desisyon mo, Reneline? Nanginginig ang kamay ni Reneline nang tingnan sa mata ang kanyang lola. Ho? Nagulat pa siya nang biglang hawakan ni Arnold ang kanyang kamay. Opo, lola. Eh kung ganun eh, saan naman kayo titiran yan? Tanong uli ng matanda. Eh saka na kayo magpakasal, unahin niyo muna yung bata. Eh dito po sana, lola. Pwede bang dumito lang muna kami? Ano ate? Wala bang bahay ang lalaking yan at ikaw ang magbabahay sa kanya? Hindi na napigilang sumabat ni Ramil sa usapan. Agad naman siyang sinaway na matanda. Hindi naman sa ganun, Ramil. Ayoko lang na mapalayo sa inyo ni Lola. Mas mag-aalala ako sa inyo kapag malayo kayo sa akin eh. Napag-usapan na namin ito ni Arnold. Opo, pumayag naman po ako, Lola. Mas gusto ko pong malayo sa inyo si Reneline dahil ayokong lagi siyang nag-aalala sa inyo, lalo na't buntis siya. Pagsisigunda naman ni Arnold sa sinabi ni Reneline. Napatawa ng pagak si Ramil dahil sa desisyon yon ng kanyang kapatid. Lalo siyang nainis sa dalawa pero wala naman siyang magagawa dahil pumayag na ang kanilang lola. Lumipas ang ilang buwan. Ang mabuting pakikitungo ni Arnold sa kanila ay unti-unting nagbago. Lumalabas na ang tunay nitong kulay. Umuwi na ito ng lasing at galit na naghahanap ng pagkain. Lasing ka na naman! Bulyaw ni Ramil nang makita niyang nagkakalkal ng kaldero si Arnold. Ano bang pakialam mo sa buhay ko, ha? E ano kung lasing ako? Hindi naman ikaw ang nahihirapan, ha? Sagot ni Arnold. Yun, sabi ko na eh, lalabas din ang tunay mong kulay. Akala mo ikaw yung nagpapasok ng pera dito sa bahay, ha? Kung makapagbuklat ka ng kaldero? Pwes, pasensya ka na. Wala nang natirang pagkain para sa'yo. Ipinakain ko na sa mga alaga kong pusa. Mas may silbi pa sila eh, kaysa sa'yo. Nagpantig ang pandinig ni Arnold sa sinabi ni Ramil. Bigla niyang pinagahagi sa mga kaldero.
Nang hindi pa nasiyahan, hinablot niya ang pusa at itinapon sa labas ng bintana ng kusina. Bakit tinapon mo yung pusa ko? Galit na sigaw ni Ramil. Huwag kang mag-alala, sa walang kwentang pusa na yon. Siyam naman ang buhay niyon eh. Pero ikaw, isa lang ang buhay mo. Kaya huwag mong sagarin ang pasensya ko, ha? Tinabig ni Arnold si Ramil nang dumaan ito sa harapan. Lalong nag-init ang ulo ni Ramil at malakas niyang itinulak ang lasing na lalaki. Sumusobra ka na! Lakas mong maghari-harian dito sa bahay namin! Palamunin ka lang naman dito, ha? Wala kang trabaho eh! Puro utang pang ginagawa mo, tapos sino magbabayad? Ang ate ko at ang lola ko, napagod na pagod sa kakatrabaho, dun sa palengke? Ang kapal ng mukha mo? Huwag ka nga maglinis-linisan dyan. Ang alam mo naman, may trabaho ka rin. Huwag mong ipagmalaki sa akin na nag-aaral ka sa kuleyo. Dahil pagkatapos niyan, sa pagiging tambay rin ang bagsak mo, pareho lang din tayong magiging palamunin ng asawa natin. Dahil sa galit ni Ramil, hindi na niya napigilang suntukin ang bayaw. Naabutan silang nagsusuntukan ng maglola na galing sa palengke. Dali-daling umawa si Renaline at galit na tinanong ang dalawa kung bakit sila nag-aaway. Kausapin mo yung hambog mong asawa, ate! Ang kapal mukha niyan! Saad ni Ramil pagkatapos ay pumasok na lang sa kwarto. Tiningnan lang ni Renaline ang asawa. Ibinaling sa kanya ang galit nito at bahagya pa siyang naitulak. Tumabi nga! Magsama kayo ng kapatid mo! Pareho kayong walang utak! Mabuti pang alak eh! Nagiginhawaan ako! Eh sa inyong dalawa, lalo lang akong nairita! Galit na saad ni Arnold pagkatapos ay muling lumabas ng bahay. Inalo na lang na matandang babae si Renaline dahil makakasama sa kanya ang magdamdam. Lola, kapag po nang anak ako, magtatrabaho ko sa malayo, pwede ba? Kung ano ang gusto mo, apo, mas mabuting iwanan mo muna ang asawa mo para malaman niya ang kahalagahan mo. Biglang lumabas si Ramil ng silid nang marinig niya ang usapan ng dalawa. Tapos ano, ate? Iiwan mo sa amin ang anak mo? Bakit kasi hindi mo nalang hiwalayan yung lalaking yan eh? Palayasin mo siya dito. Gumulo lang yung buhay natin nang bigla siyang dumating dito eh. Ayos naman tayo nung wala pa siya eh. Tapos aalis ka tapos iiwan mo siya sa amin? Ayos ka rin ha? Muling sinaway ng matanda si Ramil. Ayan, Lola. Kaya hindi nagdidesisyon si ate eh, kasi lagi mong kinakampihan. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking yun eh, at hindi niya mahiwahiwalayan. Ginayuma ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi mo naman niya naging boyfriend eh. Wala ka naman pinakilalang boyfriend sa amin tapos uuwi kang buntis. Ngayon eh, may instant asawa ka na. Napakabuti mo namang asawa. Ama na Ramil, buntis ang kapatid mo! Saway ng matanda. Hindi na umimik si Ramil at muling pumasok sa kwarto. Limang buwan ang nakalipas matapos magsilang ni Renaline, umalis ito ng walang paalam. Naabutan ni Ramil ang kanyang lola na pinapatulog ang kanyang pamangkin. Lola, nasan po si ate? Bakit kayo po nag-aalaga kay baby? Nako, ayaan mo na ang ate mo. Nagpaalam siya sa akin na luluwas ng Manila para doon magtrabaho. Mas ayos na yon. Yung nasa malayo siya kaysa nandito at sinasaktan ang asawa niya. O ngayon wala na si ate dito. May kapal pa kaya ng mukha yung asawa niya na tumira dito, Lola? Ayaw mo na si apo. Pasasaan ba't magigising din yan sa katotohanan na mali ang landas na tinatahak niya? Lola, hindi na po yun magigising. Nakita ko sa kanina dun sa bahay ng mga kabarkada niya. Sa malamang, nagpapausok yun dun. Balitang-balita ng barkada niya ay mga tulak. Paano magigising ang isang adik, no? Pag ako talaga napuno sa kanya, ipapatukhan ko yan eh. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang nagbukas ang pinto. Ano yun, Ramil? May sinasabi ka ba kanina? Tanong ni Arnold habang susuray-suray na naman pumapasok sa bahay. Wala. Dapat hindi ka na umuwi dito. Saan ka ba humuhugot ng kapal ng mukha mo? Asawa ko lang ate mo. Kaya kung nasaan siya, doon din ako titira. Ano, umain na ba kayo? Eto, may dala akong ulam. Nakita ko kasing masarap ang ulam doon sa karinderya ni Aling Nene. May lasa ito kaysa luto ng ate mo. Ayan, umain na kayo dito. Lola, tara na, kain na tayo.
Inihatid pa ng tanong ni Ramil ang lalaki hanggang sa kusina. Buti may pera ka ngayon. Tanong pa niya sa Bayaw. Pera? Bakit naman kailangan ng pera? Pwede naman doon kumutang eh. Pinalista ko na lang kay Renelin. Sabi mo pala sa kanya ha, may babayaran siya doon. Malaki-laki na rin yon. Bangklase talaga ang kapal ng mukha ng lalaking to. Sabi ni Ramil. Teka, nasa na nga pala si Renelin? Sasagot pa sana si Ramil nang pigilan na siya ng kanyang lola. Ibinigay sa kanya ang natutulog ng pamangkin at sinabihan siyang pumasok na sila sa loob para wala ng gulo. Wala na siyang nagawa kaya imbis na painitin ang ulo ay sumunod na lang sa utos ng kanyang lola. Pagkalapag niya sa pamangkin sa kama, sinilipan niya ang kanyang lola. Nakita niya itong pinagsisilbihan pa ang kanyang Bayaw. Hindi siya makapaniwalang ipinagtira pa ito ng ulam. Ano bang nangyayari kay lola? Bakit pinagsisilbihan niya yung walang kwentang lalaking yun? Mula ng sandaling yon, lagi nang pinagsisilbihan ng matanda ang kanyang Bayaw. Naging tahimik ang bahay nila dahil sa ganoong sitwasyon. Bagamat mas napapadalas ang pag-uwi ni Arnold ng lasing, hindi na ito gaanong nagwawala. Labis ang pagtataka ni Ramil dahil sa nangyayari. Isang gabi, mahimbing nang natutulog ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina. Nakita niyang nakahandusay sa semento ng sala ang kanyang Bayaw. Sa sobrang kalasingan nito ay hindi na nagawang matulog sa supa. Pagtapat niya sa lalaki, narinig niyang nagsasalita ito ng mahina. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay nito, nananaginip pa ang loko. Kau na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo eh. Bakit kaya hindi ka pa bangungutin na lang? Bagya pa niyang sinipa ang Bayaw dahil sa inis. Iiwanan na niya ito nang mapansing iba na ang sinasabi. Anong kailangan mo? Bakit mo ba ako inaabol? Sino ka ba? Nakita ni Ramil na nanginginig ang katawan ng kanyang Bayaw at itinataas pa nito ang dalawang kamay na parabang takot na takot sa nakikita. Ayan, binabangungot ka na nga. Bahala ka dyan. Buti nga sa'yo. Aniya, hinayaan niya lang itong nagsasalita habang natatakot. Dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig. Habang umiinom, umaabot na sa kusina ang pag-ungol ng kanyang Bayaw. Dumadaing ito na parabang nahihirapan sa sakit. Nagiging musika naman sa kanyang pandinig ang paghihirap ng kanyang Bayaw. Yan, karma mo na yan. Bago siya dumiretso sa kwarto, tiningnan pa niya uli ang lalaki. Umiiyak na ito, basang-basa ng luha ang pisngi. Namamaluktot at namimilipit habang hawak-hawak ang tiyan. Hindi nagkaroon ng kahit kaunting awa si Ramil. Kulang pa yan sa lahat ng mga pahirap mo sa pamilya namin, lalo na sa ate kong palagi mong binubugbog. Sabi niya pagkatapos ay dumiretso na sa silid. Kinabukasan, papasok na sa eskwela si Ramil nang makita niyang nakaupo na sa sopa ang kanyang Bayaw. Nakayuko ito at hawak pa rin ang kanyang tiyan. Hindi na lang niya ito pinansin, pero nagulat siya nang dalhan ng kanyang lola ang lalaki ng kape. Arnold, inumin mo ang kape habang mainit pa. Mainam ito para mawala yung hapdi ng tiyan mo. Sabi ko naman sa iyo eh, huwag kang iinom ng gutom. Dapat eh kumakain ka. Binalingan siya ng tingin ng matanda. Papasok ka na sa eskwela po. Nasa ibabaw ng lamesa ang allowance mo ha. Kunin mo doon. Kahapon pala eh nakausap ko ang ate mo. Nagpadala siya ng pera. Sabi pa niya eh, nag-aayos daw siya ng papel kasi mag-a-abroad daw siya. Eh, paano po niyo nakausap si ate, Lola? Tinawag ako ni Mayet, doon tumawag sa cellphone niya. Biglang sumabat si Arnold sa usapan nilang dalawa. Si Renelin, hindi ba siya uwi? Talaga bang kaya kaming tiisin ng anak niya? Aba, lumalaki na ang anak niya. Saka, nasaan na yung pinadala niyang pera? Dapat sa akin yung binibigay dahil ako ang asawa eh. Bigay mo sa akin yung tanda. Bibili ako ng gatas ng anak namin.
Talaga ba, Arnold? Di pa rin numinipis ang mukha mo, no? Muling pinigilan si Ramil ng kanyang lola dahil baka umabot na naman sa away ang sagutan ng dalawa. Sige na, pumasok ka na apo. Sige na, ako nang bahala dito. Inis na lumabas ng bahay si Ramil. Nilingumpan niya ang dalawa pagkalabas niya ng bahay. Nakita niyang sapilitang kinuha ni Arnold ang pera sa kanyang lola. Lalong nag-igting ang kanyang galit sa lalaki. Wala talagang kwenta, di pa namatay. Dahil sa inis ni Ramil, sinadya niyang umuwi ng gabi. Nagpalipas siya ng oras habang naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Alas 10 na ng gabi siya umuwi. Madilim na sa kanilang bahay dahil ganong oras sila kung matulog. Dahil may duplicate siya ng susi, hindi na siya kumatok para gisingin ang kanyang lola. Daan-daan siyang pumasok sa bahay para hindi magising ang mga tulog. Hindi na siya nagbukas ng ilaw dahil pumapasok ang liwanag sa loob ng bahay nila mula sa ilaw sa labas. Nakita niyang natutulog na naman sa simento ang kanyang bayaw. Umuungol na naman ito. Hawak na naman ang tiyan. Inumpa more. Sabi pa niya nang makita ang lalaki sa ganoong sitwasyon. Papasok na siya sa kanyang silid nang makita niyang maliwanag pa sa loob ng kwarto ng kanyang lola. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ng matanda. Oh, hindi siguro naisara ni lola yung pinto niya. Nilapitan niya yon para isara. Pero pagtapat niya sa pintuan, nakarinig siya ng boses na bumubulong. Bahagya niyang itinulak ang pinto ng dahan-dahan para hindi gumawa ng ingay. Sumilip siya sa loob para makita kung anong meron doon. Gulat na gulat siya nang makitang iba ang porma ng silid ng matanda. Nasa gitna ang kama nito at napapalibutan ng mga itim na kandilang may sindi. Nakaluod sa ibabaw ng kama ang kanyang lola at may hawak itong manikang gawa sa tela. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang lola ang naririnig niyang bumubulong. Nagdadasal ito habang panay ang tusok ng mahabang karayom sa tiyan ng manika. Hindi na makatingin si Ramil sa ginagawa ng kanyang lola kung kaya't isinara na lang niya ang pinto at pumasok na sa kanyang silid. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang pamangkin. Makailang beses siyang napabuntong hininga habang iniisip ang nakita. Inabot na ng madaling araw pero gising pa rin si Ramil. Hindi siya nakatulog sa pag-iisip. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang kanyang lola tungkol sa nakita niyang ginagawa nito. Nagtulog-tulugan siya nang marinig niyang may pumipiit sa doorknob ng kanyang silid. Pinakiramdaman niya kung sino ang pumasok. Narinig niyang nagsalita ang kanyang lola. Kinakausap nito ang gising na niyang pamangkin. Aba, ang mabait kong apo, hindi umiiyak ka. Kanina ka pagising. Hindi mo iniistorbo ang tito mo sa pagtulog niya. Ha, mabait ka talagang bata. Huwag ka mag-alala. Hindi hahayaan ni Lola ang lumaki kang may masamang ama. Aalisin natin siya sa buhay natin, apo. Kapag nawala ng salbahing yon, babalik na rin ang mama mo. Kinilabutan si Ramil nang marinig ang mga sinabi ng kanyang lola. Doon niya nakumpirma ang balak ng matanda. Naintindihan na rin niya kung bakit naging mabait ang kanyang lola sa walang hiya niyang bayaw, kahit binubulyawan nito ang matanda. Pagkalabas ng silid ng kanyang lola, saka siya bumangon. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto ko nga siyang mawala, baby, pero hindi naman umabot sa puntong kagaya ng ginagawa ni lola, di ba? Pabulong kausap sa pamangkin. Pero siguro nga deserve niya rin. Pero mali eh. Anong gagawin ko, baby? Maliwanag na nang lumabas ng silid si Ramil. Buwat niya ang pamangkin nang lumabas ng kwarto. Nakita niyang pinagsisilbihan na naman ng kanyang lola ang bayaw niya sa kusina. Ipinaghain nito at pinagtimpla pa ng kape. Oh, Ramil, mag-almusal ka na dito, apo. Ilapag mo muna yung pamangkin mo sa kuna niya. Tawag sa kanya ng matanda. Dahil nagtataka siya kung bakit ganoon ang pagtrato ng lola niya sa kanyang bayaw, sa kabila ng pangkukulam nito tuwing gabi, inalam niya kung ano pa ang ginagawa ng kanyang lola.
inilagay niya sa kuna ang pamangkin at sumabay siya sa pag-aalmusal. Ang kanyang lola ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Panay naman ang tingin niya sa kanyang bayaw na tahimik na kumakain. Nangangalumata na ang lalaki kahit panay ang tulog nito. Napansin niya rin bumabagsak ang katawan nito. Nagiging maputla na rin ang kulay ng balat ng kanyang bayaw. Umiwas na siya ng tingin na takmang dadamputi ng mangkok ng adobo nang biglang paluin ng kanyang lola ang kamay niya. Huwag mo nang bawasan yan. Sa Kuya Arnold mo yan eh. Ipinadala ng ate mo yan sa kanya. Gulat na gulat siya sa sinabi ng kanyang lola. Tiningnan niya lang na inilapit ng kanyang lola ang mangkok sa bayaw niya. Hindi na nga umuwi si Renelin pero pinadalan pa rin niya ako ng adobo. Nung nakarang araw, pansit ang pinadala niya. Naalala pa rin pala niya ako, no? Pinapadala niya pa rin ako ng pagkain. Pero napapansin ko, lagi naman sumasakit ang tiyan ko dahil sa pagkain na pinapadala niya. Ramil, tawagan mo nga yung kapatid mo. Sabi mong padalan ako ng pera kasi pagpapadoktor ako. Mukhang nilalason ako ng ate mo eh. Nagpantig ang tenga ni Ramil kaya nasinghalan niya ang lalaki. Nagkakasakit ka dahil sa kakainom mo ng alak at kakadroga mo. Huwag mong isisi sa ate ko yung kapabayaan mo sa sarili mo, no? Agad namang namagitan sa kanila ang kanyang lola. Ah, tama na yan! Mag-aaway na naman kayo! Ako na ang magbibigay ng pera sa iyo, Arnold, kung may nararamdaman ka sa katawan mo. Ah, sige, mas mainam kung magpapacheck up ka nga sa doktor para mabigyan ka ng gamot na iinumin. Inabutan ng kanyang lola ng pera ang bayaw at inismiran lang niya ito. Minadali niya ang pagkain at lumabas ng bahay. Ginawa niyang dahilan ang paarawan ang pamangkin. Pinuntahan niya ang kaibigan ng ate niya kung saan madalas itong tumatawag. Ate Mayet, pwede po bang makausap ko si ate? Pwede po makitawag? Kaagad namang tumango ang babae at binigay sa kanya ang cellphone nito para tawagan ang kapatid. Nang makausap na niya ang kapatid, tinanong niya kung kailan ito babalik. Gulat na gulat siya nang sabihin ng kapatid niya na babalik lang ito kapag wala na ang lalaki sa bahay nila. Ano mong sinasabi mo, ate? Umalis ka para takasan ng asawa mo? Hindi ko siya asawa, Ramil. Ginahasan niya lang ako, tinakot na papatayin kayo ni Lola. Kaya napilitan akong sundin ang mga gusto niya. Alam ni Lola ang lahat kaya pinayagan niya akong lumayo. Hindi ako uuwi hanggat nasa bayang lalaking yon. Nang makausap niya ang kapatid, saka palang naging malinaw sa kanya ang lahat. Iginaganti ng lola niya ang pang-aabuso ng kanyang bayaw sa kanilang pamilya. Lumipas ang ilang linggo, nagbulag-bulaga na lang si Ramil sa misteryong nangyayari sa loob ng bahay nila tuwing gabi. Dahil alam na niya ang pagriritual ng kanyang lola sa bayaw niya. Tila malakas na musika na ang orasyon na matanda. Nanunot ito sa kanyang pandinig kahit magtakip pa siya ng unan. Namamaluktot na lang siya sa kanyang silid habang niyayakap ang pamangkin. Paulit-ulit na ganoon ang kanilang sitwasyon kapag nagsasagawa ng ritual ang matanda. Paminsan-minsan ay sumasabay sa pagbigkas ng orasyon ng kanyang lola ang pag-ungol ni Arnold dahil sa sakit na dulot nito. Nagbingi-bingihan na lang si Ramil sa mga nangyayari. Isang araw, napansin niyang nagkakaroon ng butlig-butlig ang kanyang bayaw. Bakit ganyan ang balat mo? Tanong niya sa lalaki. Hindi ko nga alam eh. Dahil siguro ito sa pagkain binibigay ng ate mo sa akin. Nasaan ba yung walang yang yon? Hindi ba siya uuwi para makita niya yung nangyayari sa akin? Nagkakasakit na ako dito. Hindi pa niya ako magawang silipin. Nasa abroad na si ate. Pagsisinungaling niya sa bayaw. Matatagalan pa siya bago umuwi. Kaya mas mabuting umuwi ka na lang muna sa inyo. Magpagaling ka dun. Hindi mo ako pwedeng diktaan sa mga gagawin ko, no? Uuwi ako, tapos ano? Babalik dito si Renelin na may kasamang ibang lalaki? Hindi pwede yun. Kung saan niya ako iniwan, doon niya rin ako babalikan. Asawa ko siya kaya sa akin lang siya. Nagalit na naman ang bayaw niya kaya umalis na naman ito ng bahay. Oh, saan ka na naman pupunta? Habol pa niya sa lalaki. Eh di magiinom, doon lang naman nagiging masaya yung buhay ko eh. Pasigaw na sagot ng bayaw niya. Hapon na nang umuwi ang kanyang lola. Agad nitong hinanap si Arnold.
Wala po, Lola. Umalis. Magiinom na naman daw yun. Eh, hayaan mo na lang siya. Talagang kumukuha siya ng sakit ng katawan. Habang umiinom siya, lalo lang siyang maghihirap. Nakukonsensya na siya sa ginagawa ng kanyang lola. Kahit masama ang ugali ng kanyang bayaw, mas iniisip pa rin niya ang kahihinatnan ng lola niya. Lola, pilitin niyo nang pong umalis si Arnold dito sa bahay para makauwi na rin si ate. Hindi na siya makakaalis po. Nakatali na siya dito. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Di ba nga sabi mo, sunog na sa pinagbabawal na gamot ang utak niya. Wala na siyang matinong pagpapasya. Kung saan siya naroon, doon na lang siya. Alam niyang may laman ang sinasabi ng lola niya at natatakot na siya sa kahihinatnan ng lahat. Iatid ko na lang po siya sa probinsya, Lola. Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi pwedeng makatawid siya ng dagat, Ramel. Nabigla siya ng manlisik ang tingin sa kanya ng lola niya. Binalot siya ng kilabot nang makita niyang ganun siyang tingnan nito. Pakiramdam niya ay tago sa kanyang buto ang galit ng kanyang lola. Hindi na lang siya kumibo at hinayaang pumasok sa silid ang matanda. Ilang oras nang lumipas nang dumating ang kanyang bayaw. Hindi ito lasing at hindi rin kargado ng bawal na gamot. Galit na galit itong pumasok sa bahay. Nagsisisigaw itong minumura ang kanyang kapatid. Ang walang yang yon. Sabi ko na may ginagawa siya sa aking katarantaduan eh. Ha! Hindi niya ako maisaan. Ano ba'y kinagagalit mo na naman kay ate? Wala na nga siya dito ah. Galit niyang sagot sa bayaw. Kaya pala hindi siya makauwi-uwi dito dahil pinapakulam niya ako. Galing ako sa albularyo. Binalik ko sa kanya ang kulam niya. Kaya pala kakaibane nararamdaman ko eh. Dahil ginagawa niya ako ng masama. Ngayon, humanday ang kapatid mong yan, Ramil. Matitikman rin niya ang ginagawa niya sa akin. Galit na galit si Ramil. Sinakal niya ang bayaw. Ano sabi mo? Walang kinalaman ng ate ko sa nangyayari sa'yo, no? Tapos ipinakulam mo siya? Walang hiya ka talaga. Umalis ka na nga dito sa bahay bago pa magdilim ang paningin ko at mapatay kita. Huwag mong madamay-damay ang ate ko sa nangyayari sa buhay mong patapon. Hinahabol ni Arnold ang kanyang hininga ng bitiwan ni Ramil. Mga angkang kayo namang kukulam! Sigaw pa ng lalaki pagkatapos ay dali-daling lumabas ng bahay. Napatingin naman si Ramil sa kwarto ng kanyang lola nang marinig niyang nagbukas ang pinto. Nanlilisik ang mga mata ng kanyang lola habang inihahatin nito ng tanaw ang umalis na lalaki. Maya-maya ay nagsarado na ng pinto ang matanda. Tinakbo niya ito at paulit-ulit na kinatok ang pinto habang tinatawag ang matanda. Pero hindi siya nito pinapansin. Hindi na lumabas ng silid ang matanda. Napapatingin si Ramil sa orasan na nakakabit sa dingding. Alas 11 na ng gabi at hindi pa rin lumalabas ang kanyang lola. Hindi niya maistorbo dahil aligaga siyang patahani ng pamangkin na panayang iyak. Hindi ito makatulog. Balisa ang kanyang pamangkin sa hindi niya malamang dahilan. Maya-maya ay napansin niyang kumurap-kurap ang bumbilya sa kanilang kisame. Naku, huwag ka naman ngayon mag-brownout, no? Usal niya. Nilapitan niya ang kwarto ng kanyang lola at muli itong kinatok. Lola! Lola! Si Baby Net-Net po, hindi po mapatahan! Dahilan niya para mapalabas ang matanda sa kwarto nito. Alam niyang may ginagawa ang kanyang lola sa loob kaya lalo siyang binabalot ng takot. Ayaw rin niyang mapahamak ang bayaw niya dahil alam niyang ikapapahamak din ang kanyang lola. Pero hindi siya sinasagot ng matanda. Maya-maya, nakarinig na naman siya ng mga dasal gamit ang ibang lingwahe. Lola, itigil mo na po yan. Please po, kung ano man ang ginagawa mo kay Arnold, huwag mo nang ituloy. Masama po yan. Lola, matakot po kayo sa Diyos. Kahit anong sabihin niya, ay hindi siya pinakikinggan ng matanda. Patuloy lang ito sa pagsasagawa ng orasyon. Ilang saglit pa ang nakaraan, narinig na niyang nagkakalampagan na sa loob ng kwarto ng lola niya. Inilagay niya ang pamangkin sa kanyang kwarto pagkatapos ay binalikan niya ang silid ng matanda. Pinagtatadyakan niya ang pinto at pilit na niyang isinasara ang seradura. Lola!
Buksan niyo po itong pinto! Ano bang nangyayari dyan? Papasukin niyo po ako, Lola! Hindi niya magawang humingi ng tulong sa mga kapitbahay dahil malalaman ng mga ito na isang mangkukulam ang kanyang lola. Naiiyak na niyang kinakausap ang matanda na lumabas na ng silid dahil tila ba binabagyo sa loob. Naririnig niya ang malalakas na ihip ng hangin doon na sinasabayan pa ng mga gamit na bumabangga sa dingding ng kwarto. Nagpatay sindi na rin ang mga nakabukas na bumbilya sa kanilang bahay. Maya-maya ay tuluyan ang binalot ng dilim ang bahay nila nang mamatay na lahat ng bumbilya. Kumabog na ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi na niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung sino ang uunahin. Panay rin ang iyak ng kanyang pamangkin sa kanyang kwarto. Nagpasya siyang puntahan ang pamangkin at niyakap na lang ito. Baby, huwag ka matakot. Nandito lang ang tito. Hindi ka pababayaan. Matatapos din ang lahat ng ito. Naupo na lang si Ramil sa sulok ng kanyang silid habang yakap ang pamangkin. Inaantay niyang bumukas ang ilaw. Alam niyang sa kanila lang nagkakaproblema sa kuryente dahil maliwanag sa kanilang kapitbahay. Alam din niyang may kinalaman ng kanyang lola sa nangyayari. Ilang oras ang lumipas nang biglang bumalik na ang kuryente sa bahay nila. Lumiwanag na ang mga bumbilya. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ng lola niya at muli na naman itong kinatok. Lola! Lola! Buksan mo itong pinto! Nabunutan siya ng tinig sa dibdib ng pagbuksan siya na matanda. Ano bang nangyayari sa'yo, apo? Bakit ka ba sumisigaw? May problema ba? Natutulog ako panay katawag. May sunog ba? Hindi niya sinagot ang matanda. Pinasadahan niya ng tingin ang kwarto nito. Bumalik na sa normal ang silid. Wala na mga kandilang itim na nakasindi. Ordinaryong silid na lang ito. Nang tinan niya ang kanyang lola, nakasuot ito ng pantulog at halatang kagigising lang. Ano ba nangyayari sa iyo, apo? Medyo tumaas ang boses ng kanyang lola dahil hindi siya umiimik. Kinuha sa kanya ang pamangkin dahil umiiyak pa rin ang bata. Hindi mo lang mapatahan ang apo ko nakakaganyan ka. Tingnan mo, gutom na naman pala ang baby. Halika't ipagtitimpla ka ng lola ng gatas. Ang tito mo hindi marunong mag-alaga ng bata. Sobrang pagtataka ni Ramil. Alam niyang may mali. Pero hindi niya maisip kung ano ang ginagawa ng kanyang lola. Hindi niya rin alam kung natapos na ba ito sa sikretong ginagawa nito. Nagdadalawang isip siya kung papasok sa loob ng silid para tingnan kung ano ang nagbago roon. Pero naunahan siya ng takot. Hindi na lang siya nag-imbestiga. Mas mainam na yung wala akong alam. Siguro hindi na uulitin ni Lola yung ginawa niya. Saad niya, pagkatapos ay pinuntahan na niya ang maglola sa kusina. Tinanghali na ng gising si Ramil dahil sa mga nangyari. Nagising siya dahil narinig niyang maraming tao ang nag-iingay sa tapat ng kanilang bahay. Pupungas-pungas siyang lumapit sa pintuan at nakita niyang nakikipag-usap ang lola niya sa mga kapitbahay nila. Lola, ano pong nangyari? Bakit ang daming tao? Isang kapitbahay na lalaki ang sumagot sa tanong niya. Nako, natagpuan ang bayaw mong patay na. Tumalon dun sa tulay. Kagabi raw yun nangyari. Ayon sa mga kainuman kagabi, iba raw ang takbo ng utak ng bayaw mo. Nagsasalita raw na para bang may kaaway Wala naman daw silang nakikitang kausap. Lasing na lasing. Tapos nagsasalita na parang may nakikitang multo. Takot na takot daw sa nakikita Tumakbo raw at tumalon sa tulay. May sumabat naman na isang babae. Dala na yung marahil ng kakadroga niya. Sabog na sabog daw yun Namumula ang mata at parang baliw na nagtatatakpa. Inasan ba daw dinala? Kukontakin na rin namin ang mga kamag-anak niya. Sagot ng kanyang lola. Hindi na nakasagot si Ramil. Namumutla siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagpunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Naisip na niyang may kinalaman ng kanyang lola sa pagkamatay ng bayaw niya. Nagulat siya nang bigla siyang tawagin ng kanyang lola. Ramil, kontakin mo ang ate mo. Sabihin mo ang nangyari. Pauwin mo na siya. Kailangan masikaso ang bangkay ng asawa niya.
siya ang makakapagdesisyon kung ano ang gagawin doon. Opo, Lola. Matapos niyang kontakin ang kapatid, umuwi na ito kinabukasan. Inasikaso ng kapatid niya ang burol ng asawa nito. Hindi sila nag-iimikang magkapatid. Tikom ang bibig niya sa lahat ng kanyang nasaksihan. Iisa lang ang sagot ng mga tao sa kanila nang dumating ang kamag-anak at pamilya ni Arnold. Lango ang lalaki sa ipinagbabawal na gamot kung kaya't nagawang kitlin ang sariling buhay. Nilapitan ni Ramil ang bayaw sa kabaong nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinilip niya ito dahil yun na ang huling gabi ng burol. Humingi siya ng tawad sa bayaw niya sa lahat ng nangyari. Nabigla pa siya sa itsura ng lalaki. Nangingitim ito at hindi na makilala ang itsura. Lumobo ang katawan at nalalapnos ang balat para itong nakidlatan. Makailang beses siyang kumurap dahil pakiramdam niya ay namamalikmata siya. Sa dami ng sumilip sa kabaon ay wala namang nakapansin na ganoon ang itsura ng bayaw. Nang tingnan niya ulit, naglalabasa ng mga malalaking uod sa lahat ng butas ng katawan nito. Gumagapang ito halos mapuno na ang ataol. Napapikit na lang siya at pinigil ang sariling sumigaw. Maya-maya ay may tumabi sa kanyang dalawang kamag-anak ni Arnold at sumilip din sa kabaong. Naririnig niya ang kwentuhan ng mga ito. Pinag-uusapan nila na iuuwi sa probinsya ang labi at doon na ililibing. Pagdilat niya, nakita niyang maayos na ang labi ni Arnold. Hindi niya alam kung tama ba ang nakita niya o namamalikmata lang siya. Pagkatapos ng burol, kinuha ng mga kamag-anak ni Arnold ang kanyang labi para iuwi ng probinsya. Nabunutan na ng tinik sa dibdib ang pamilya ni Ramil. Hindi na siya nagtanong pa sa lola niya tungkol sa kababalaghang nangyari sa bahay nila. Alam niyang may alam din ang ate niya sa mga nangyari. Pare-pareho silang may alam pero walang naglakas ng loob na buksan ng usaping yon. Ibinaon na lang ni Ramil sa limot ang lahat. Payapa na ang pamumuhay nila. Inisip niyang hindi na ulit gagawin ng lola niya ang ganoon. At sana ay huwag na silang makatagpo pa ng isang kagaya ni Arnold dahil ayaw niyang muling maranasan ang kababalaghan sa kwarto ng kanyang lola. Matapos ang isang buwan, muling bumalik sa Maynila ang kanyang kapatid at doon na nagtrabaho. Umuwi na lang ito sa kanila isang beses sa isang buwan. Wakas!